Ngayong araw tayo ay kakain ng masarap na nakakabusog pa. Tara! Spark, ang magandang orderin dito para sulit ang kain. One rice lang ang order ko. Ayoko ng onion rice. Mapapasubo ako ngayon dahil bawal pala na chicken lang. Dapat mayroon din rice yung isa na para sa asawa ko. Eh kaso, on diet siya kaya mapipilitan akong kainin yung dalawang rice. Masarap kumain dito kapag nakakamay kaya kailangan nating maghugas ng kamay. Pwede rin namang magkutsara pero mas feel natin ay magkamay kapag ganitong inihaw ang ating ulam. Nung bago pa lang akong kumakain sa Mang Inasal, nakukutsara pa ako. Hindi ko pa masyadong gusto ang Mang Inasal dati dahil medyo manamis-namis. Pero nung nagustuhan ko, sobrang na-appreciate ko na ang lasa nito. Basta maging ready na lang kayo. Kahit nasa isip niyo magkukutsara kayo, maghugas pa rin kayo ng kamay. Dahil kapag kumakain na kayo, hindi pwedeng hindi ka magkakamay. Dahil masarap talaga kumain kapag nakakamay. Dinadamihan ko nga ang kusot. Jara! Nandito na ang ating order. Oops! May kulang! Walang sili! Galing nga pala kami ng San Miguel at dito yan sa San Ildefonso. Bago kami umuwi, kakain muna kami dito. Ikaw ba? Ano ang favorite mo sa Mang Inasal? Humingi ako ng sili para masarap ang kain. Mas maanghang, mas masarap. At yung oil na yan, chicken oil daw yan. Kumuha na rin ako ng soup. Ang sarap ng soup dito. Lasang sinigang talaga. Yung mga sinigang ng ating nanay. Yung maasim-asim na lasang sampalok. Masarap ang sabaw. Maasim talaga. At ang gulaman. Buti hindi matabang. Ito, ligpitan time na tayo. Pwede namang hindi ligpitin dahil meron namang magliligpit nito dahil trabaho nila. Sabi nga ng ilan, iyan ay parte ng trabaho nila. Bakit mo liligpitin? Sa isip-isip ko lang, wala namang mawawala sa akin kung pagpapatung-patungin ko ang pinagkainan. At ngayon ay magpapatuyo na tayo ng kamay. Malapit na tayong umuwi. Bye-bye!